gusto namin maramdaman ng magulang namin na mahal na mahal namin sila. Kasi yun yung unang utos na may kalakip na pangako na magtatagumpay ka pagka minahal mo magulang mo. May balik sa'yo yun. Na yun din po yung gusto namin ituro sa mga anak namin. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa programang where we listen to the different stories of our brethren that are inspired by faith. Hindi matutumbasan ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Kaya sinisikap po ng lahat ng mga magulang na matugunan, maibigay ang pangangailangan, maging ang magandang edukasyon para po sa kanilang mga anak. Ngunit papaano po kapag dumating na ang panahon at pagkakataon na ang mga magulang ang siyang nangangailangan ng pag-aalaga ng kanilang mga anak? Sa storyang ito, ni na kapatid na Flery at Jet Villanueva ay ipinakita nila kung gaano kahalaga ang pagmamahal nila bilang mga anak sa kanilang mga magulang. Ako po si kapatid na Jet Villanueva, Giacono po. At ako po si kapatid na Flery Villanueva. Taga-local po kami ng Skyline, distrito ng Camanaba. Yung ano po pinagkakaabalahan ninyo? Ang business po namin mag-asawa ay sa export. And handicrafts po yung mga product namin. Yun po, ina-export po namin sa Europe. Germany, sa Italy, sa France, sa Poland. Then meron din po kami USA. Ano po, bali 2007, kinuha po ako nung kapatid natin na Pangulong Giacono sa lokal po ng Skyline, si Ka Mario Gabino. Ipinasok po niya ako sa export company bilang messenger. Naging ano po siya, messenger tapos naging documentation officer po siya. Parang ganun. Kumbaga from messenger packet ang packet. Opo, packet po. Hanggang sa natutunan yun na rin yung paggawa ng... Bali ano po talagang nag-start po as scratch. Yung mga head ko po, nag-resign. Ang sabi naman ng boss ko, Jet, kaya mo ba yung trabaho na yan? Sabi ko, kaya yan, boss. Sabi ko, kaya kong pag-aralan yan. Kayo, so, kaya ako nang gumawa ng ano, export declaration, yung mga pinaprocess sa customs, tapos nung ano, payroll, talaga lahat na. Ako na ang ano, ako nang gumawa. So, inaral ko po talagang mabuti. At yan din po ang nagsusustain nung pangangailangan ng pamilya po ninyo ngayon. Totoo. Ilan po kayong magkakapatid? Apat po kami magkakapatid. At kayo, Kapler? Dalawa po. Tapos, ang mga magulang ninyo ay mga kapatid din sa Iglesia ni Cristo. Kapatid po sila parehas. Kamusta po ang mga magulang ninyo? Si daddy ko po, retired principal. Si mami ko po naman ay retired teacher. Si tatay po ay naging Pangulong Giacono nung siya po ay malakas pa. Si nanay man po ay mga awit din po. Ang mga magulang po ninyo ay parang kasama nyo ho dito? Yes po, kasama po namin sa isang compound. Magulang po namin sa ngayon, dumadaan sa pagsubok. Nagkasunod-sunod po eh. May kaibigan po akong ministro. Pinayuhan po niya ako na ang Diyos, ang ating Panginoon Diyos, madaling lapitan. So, pagka dumadaan ka sa pagsubok, manalangin ka lang sa Kanya. Pwede ba naming malaman kung ano yung pagsubok na yun? Ang mami ko po, naoperahan po sa colon. Nag-iintay po kami ng resulta kung ano po ang resulta ng biopsy. So, si tatay naman po ay na-stroke, tsaka po may heart failure. Kaya po, kumbaga, nasa recovery stage po siya. And before po mangyari yun, ang anak po naming bunso, sinubok din po kami, nagkaroon din po siya ng sakit. Sa puso din po. Tapos nagkaroon din po ng problem sa immune system niya. Nagkaroon po ng komplikasyon. Ang maisingit ko naman po dyan, talaga malaking tulong po talaga yung mga destinado namin. Talaga nag-e-effort po siya na papahiran ng langis yan.
kung hindi kaya sa kapilya, pupuntahan namin yan, pupuntahan ng may tungkulin yan. Paano kayo inaalagaan noon ng inyong mga magulang, lalo na nung kayong mga bata pa? Sa akin po kasi puro, kasi mami at daddy ko, teacher, medyo stricto. Pero ang sabi nila sa amin, mag may tungkulin ka sa iglesia, humawa ka ng tungkulin, tapos sumamba ka, huwag ka mang tapak ng ibang tao. Ayun ang ano, tapos tumulong ka sa mga manggagawa. Ayun, naghahatid, pagka nagdodoktrina, talaga naman, nahatid ko po sa doktrina yung mga manggagawa namin. Ganun po ako pinalaki. Siguro yun po yung na-adapt ko sa daddy ko. Bagay yung pagmamalasakit, pagmamalasakit sa iglesia. Po. Sa party po ng mga tatay at nanay, bata pa lang po kasi kami, minulat na po kami rin sa tungkulin, mga awit, sa PNK, ganun po. Kumbaga, lagi pong sinasabi na huwag makakalimot sa pagtupad, laging mananalangin, at lagi pong maging mababa ang loob. Yan po, lagi sinasabi. Dumating ho ba sa punto na yung pag-aalaga ng magulang ninyo, talagang naramdaman po ninyo? Opo, naramdaman po namin. Kaya ngayon, ngayon nila kami kailangan. Kumbaga, yung pagmamahal, darating po pala sa punto na pag tumanda sila, lahat ng pag-aarugang ginawa nila sa amin nung bata, kailangan ibalik. Kasi hindi dahil sa magulang sila na dapat tingnan. Kumbaga, ang reason po ay obligasyon ng anak na ipakita rin sa kanila yung pagmamahal at pag-aaruga na kagaya ng ginawa nila sa amin nung bata pa kami. Eh, parehas po may sakit yung mga magulang ninyo. Opo. Di po ba? Kayo nag-aalaga. Actually, kung titignan natin yung iba, ang ginagawa nila, nagbabayad sila. Meron silang mga nurse, meron silang mga caregiver. Pero bakit kayo mas pinili ninyong kayo mismo mag-alaga sa magulang? Ano po? Gusto namin maramdaman ng magulang namin na mahal na mahal namin sila. Ako naman po sa part na yun, hindi sa capability ng meron kang pambayad o wala ang pinag-uusapan eh. Gusto ko sa huling saglit ng buhay nila, may paramdam namin na nandito kami. Si tatay, hindi po siya nakakasalita. Which is masakit para sa isang anak na minsan mag-inig sa kanya, na meron siyang gusto sabihin, may gusto siyang ipayo, pero hindi niya masabi. Pero nandun yung patience na kailangan mo siyang intindihin, unawain. Parang nagbabaliktanaw ako na nung bata kami, sa paghakbang, sa pagtuturo ginagabay sa'yo, ng pagbibilang, ng pagtula, ang tiyaga nila na kailangan ganun din yung gawin namin sa kanila ngayong matanda na sila. Darating ang pagkakataon nang nag-aalaga sa atin noong tayo ay mga bata pa, ay aalagaan din natin. Huwag natin sayangin ang pagkakataong maiparamdam natin sa kanila ang ipinadama nilang pagmamahal sa atin noong tayo ay kanilang inaaruga. Ano ang hindi nila malilimutang itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang na ito ang siyang daladala nila hanggang sa ngayon? Sa pagpapayo po sa amin, sa akin, magulang po, kailangan manghawa ka lang sa salita ng Diyos, sumamba, manalangin. Yan po ang pangkaraniwan na sinasabi sa akin ng parents ko. Nag-send po ng good example si tatay tsaka si nanay. Hindi ko sila nakita na nanghina pati sa pagtupad ng tungkulin. Hindi sila tumalikod na kahit po may sakit, naglalakad, kahit umuulan, tumutupad, kahit pagbabantay ng kapilya. Minsan nga sinasabi ko kay tatay, tay, hindi mo nasakop yan. Pero tumutupad pa rin. Ang laging bilin, yung magpakatatag, hindi bibigay ng Diyos ang pagsubok kung hindi mo kaya. Lalo na pagka dumating yung pinaka down moment, manalangin ka lang.
Dumating ang pagsubok sa kanilang pamilya. Pagsubok na hindi maiiwasang mangyari. Ngunit sa kabila ng nararanasan nilang ito, laging nasa puso't isipan nila ang mga aral na itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Aral ng ating Panginoong Diyos kung papaano dapat pakamahalin ang mga magulang, lalo na kapag dumating ang panahong sila ay matanda na. Ito rin ang aral na isasali nila maging sa kanilang mga anak. Sa present time, siyempre kayo, pamilyado na, may mga anak na rin kayo. Ano po ang gusto nyong imulat sa inyong mga anak na yun din ang natutunan ninyo sa inyong mga magulang? Manalangin sila ng mabuti, huwag silang umalis sa iglesia. Ano man ang dumating sa buhay nila, kailangan magpakatatag. Ako po naman, sa kanila bilang nanay, ang lagi ko sinasabi, una sa mga pangarap nila sa buhay, laging mula pagkabata, kahit lalaban ng kahit anong contest, kasi minsan nasasali po talaga sila sa mga contest sa school activities, laging ang susi, panalangin. Na lahat nahihiling sa ama. Whether manalo ka, matalo ka, yun na hinihiling sa ama. Tapos laging huwag makakalimot na magpasalamat, manalo man o matalo. Kahit na pagtanda nila, maging masigla pa rin kaanim sa iglesia, may tungkulin, yung pamilya nila intact pa rin, na malapit sa Diyos. So, yung pagtanggap ng tungkulin po, huwag nilang bibitawan po yun hanggang sa paglaki nila, hanggang sa magkaasawa, anak na rin po sila. Siguro yun po yung dapat naming gawin na parang wake up call na rin dun sa iba. Na kailangan nating mahalin ng magulang natin. Kasi yun yung unang utos na may kalakip na pangako na magtatagumpay ka pagka minahal mo magulang mo. May balik sa'yo yun. Na yun din po yung gusto namin ituro sa mga anak namin. Mawala man kami sa tabi nila, maaalala pa rin nila yun, yung utos po ng ano natin, ng Panginoon. Mga anak ay akayin din, pag lumuluha'y patatahanin, babantayan kung may sakit, dadampian. Ang masasabi ko lang po sa nakita ko sa ginagawa nila sa kanilang mga magulang is wala pong makakapantay nun kasi they're giving all the best. Never po silang nagkulang sa mga paalala, mga bilin sa amin kung ano po dapat, mga dapat gawin. Kaya po ngayon na kami po nasa tamang edad na, malaki na, may isip na, naiintak po sa amin lahat yung mga bilin nila nung kami bata pa po. Pag sila naman dumating sa ganung point of their age, ganun din po yung gagawin namin sa kanila. Bibigay din po namin sa kanila yung the best na alaga na kaya namin ibigay pag malaki na rin kami. I'm very thankful din po sa kanilang dalawa kasi po, despite lahat ng mga pinagdadaanan sa buhay, whether financially or may mga pagsubok na dumarating sa aming family, hindi po sila nakakalimot to look after us na parang tignan pa rin kami, kamustahin pa rin kami kung okay kami, gano'n. And forever po akong grateful and thankful sa mga efforts and mga bilin nila. Yung hindi ko po makakalimutan na palagi po nilang sinasabi po sa akin is yung sumamba po and yung huwag pong kalimutan na manalangin po. Kasi po kapag tuwing sumasamba po tayo, kahit po sobrang bigat na po ng nararamdaman natin, kapag sumamba po tayo at nanalangin, lahat po ng bigat maaalis po. Wala pong salita ang makakapag-express at makakapagsabi po kung gaano po ako ka-thankful na mayroon po akong magulang na katulad po. Sobrang mahal na mahal ko po sila and hindi po malilimutan yung mga bilin po nila sa amin. Palagi pong nakatatak yun sa puso't isipan ko.
sa amin pong tagapamahal ng pangalatan, si Pa Eduardo Manalo. Nagpapasalamat po kami ng marami sa kanya kasi sa mga payo nila, mga pangangasiwa niya sa iglesia, napakalaking tulong po sa amin. Para po gabayan ang aming mga anak, ang aming pamumuhay, talagang malaking utang na Lord po natin sa amin. Tsaka po yung masasabi ko po na kagaya po namin sa mga pinagdadaanan po namin ngayon, yung pong mga aral na tinuturo ng ating tagapamahala ay kumbaga po bumabaon po sa puso't isipan na kahit dumarating yung time na sobrang hina ng loob, pero pag narinig mo po ang mga aral na tinuturo sa loob ng iglesia, lumalakas po ulit yung kalooban namin. Kahit down na down ka, sumamba ka, pag nasa kapilya ka na, mawawala. Ako, experience ko po talaga yun. Na dahil sa trabaho ko po, medyo stress. Pero pag sumamba ka, manalangin ka sa kapilya, para bang gagaan lahat. Yun po ang aking experience ko po talaga yan. Ipapangako lang po namin sa kita Eduardo sa ating tagapamahal ng kalahatan na hindi po kami aalis sa English. Mga hawak po kami sa hanggang huling sandali ng aming buhay. Aral po ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na itinuturo po sa atin ang kasalukuyang pamamahala na igalang at sundin ang ating mga magulang. Yan ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na natanim sa puso't isipan ni Kapatida Jet at Kapatida Flery Villanueva na ito ang itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Ito rin ang aral na ito ang patuloy nilang itinuturo sa kanilang mga anak sapagkat ang pagmamahal, paggalang, pagkalinga sa mga magulang ay ikapagtatamo ng pagtatagumpay. Naway nabigyan namin kayo ng inspirasyon dito sa storyang ito na ating pong napanood at napakinggan. Muli po, ako po ang kapatid na Henry Gabriel at patuloy niyo po kaming samahan dito po sa programang Where We Listen to the Different Stories of Our Brethren that are inspired by faith. Salamat.